eternity later. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating channel sa JMC TV. Today is gagawa ulit tayo ng panibagong project dahil may pinapakustomize na sa atin na snare bag. So ito yung pattern na gagamitin natin is pang snare ito. So 16 by 6 ang kanyang dimension. So let's go mga guys, magpa-pattern tayo. So mapapansin ninyo ang ginagamit natin na raw materials sa paggawa ng pattern is rubber matting na 2.5 mm yung kapal. So ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano siya gagawin yung snare bag na ito, parts by parts. So hanggang sa mabuo tong bag na to, makikita nyo kung paano namin siya gagawin. So actually, yung mga kasama ko dyan ay gumagawa na sila ng ibang mga parts kasi hindi lang itong bag na to yung ginagawa namin ngayon. So may drum pad pa ito, drum pad bag na ginagawa din yung ibang parts. So hindi ko na pinakita sa inyo kanina yung pag-layout nung kwan, dimension at saka yung pattern kasi nag-aapura kami para matapos ito kaagad dahil may isusunod pa tayo dito ng mga cover ng pickup trucks. So isiningit lang natin to sa schedule ko today para po ma-accommodate ko lahat yung order na nireceive natin. So ayan po, kahit nasa pandemya tayo, tuloy pa rin ang buhay. So laban lang, kailangan is magsipag lang tayo, mag-isip kung ano yung pwede nating pagkakitaan sa malinis at marangal na paraan. So ayan po, kita nyo. So ginagawa na natin yung mga actually hindi na to pattern. So ito na talaga ay layout na namin kasi itong materials na to, ito rin yung gagamitin natin sa paggawa ng ano, nung bag. Ayan yung pandoble natin sa tela. So dyan natin itatahi. So ngayon ang gagawin natin is magagawa pa tayo ng parts ng packet sa front body niyan. So ayan, tuloy-tuloy lang muna yung ating trabaho sa pag-layout. Ngayon para mabilis makuha natin yung dimension ng packet, so wala tayong kumpas na ginagamit, so strap lang, so para sure na makuha natin yung circumference ng packet. So ganun na ang ginagamit ko para mabilis. Yan, so DIY talaga ito, hindi ito kinopia sa ibang design. So sariling idea natin ito, so hindi tayo nangopya ng design. So, ayan po. Tuloy-tuloy lang yung trabaho natin. Yan, kaya po hinahati ko yung paggawa ng pattern yan para 100% po na accurate yung dimension ng packet. So, para walang sablay yung paggawa ng pattern yan. So, may center marking na siya. Yan ay hindi yan tabingi. So talagang accurate po yung paggagawa ng pattern yan. Nga pala mga kasuwer, maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng time para po panoorin nyo yung vlog kong ito. So sana po, huwag kayong magsawa na subaybayan yung mga ginagawa ko dito sa JMC sa paggawa ng iba't ibang klase ng bag ng musical instrument. So, at sa mga bago po dyan na nakapanood sa aking mga vlog, sana po huwag niyong kalimutan na i-like, i-share o kaya umari po at tulong niyo sa akin sa maliit kong channel na
kahit pa paano i-subscribe nyo o paki-subscribe nyo po. Tatanungin ko po yung yun na malaking utang na loob sa inyo dahil nasuportahan nyo yung ating ginagawa dito. So proudly Pinoy po tayo kasi itong mga concept na ito is sariling idea natin. So wala po tayong pinagkopyahan yan. Kahit saan po kayo lumibot na tindahan ng mga musical instrument, hindi po kayo makakita ng ganitong design ng mga bag kasi hindi pa namin po ito pinayagan na i-market sa mga tindahan kasi po iniingatan natin na huwag siyang ma-kopya ng iba. Oh my God! Kung napapansin po ninyo, mga kasawar, naglalagay po tayo ng mga marker dyan para po yung mga stitches niyan is accurate din po mamaya pagkabit natin ng packet sa body. So hindi po yan siya tatabingi. So magiging guide siya. So guide na siya. At higit sa lahat, yan po ay design talaga. Para po mamaya, kasi lalagyan natin ng foam yan na 5mm yung kapal. Para po magkaroon siya ng emboss doon sa front and back body. And then doon sa packet din naman. So ginawa namin ito para yung bag natin is matibay. Hindi siya lugmok kahit wala pa siyang laman. Mapapansin ninyo na nakatayo na po talaga yung bag. So kailangan lang siyang lagyan ng mga stitches kasi yun po talaga yung design natin. So para unique. So dahil plain color lang na ganun, khaki. So ito na. Ito na mga kasawar, mag-start na tayo sa pagtatahi. So ngayon, maglalagay muna tayo ng center marking dyan. So ginawa na nating stitches yan para yung foam na nasa loob nyan nakapal naman is para wag siyang gumalaw. Yun. Okay. So yung pinaka marking na yan, yan din yung magiging guide natin pagkatas mamaya ng packet. So para maganda po siya tingnan. So ayan po. So lalagyan natin ng mga stitches para mas lalong tumibay yung bag. Guys, so make sure lang na laging malinis yung ating trabaho. So ito naman yung back body, ganun din yung gagawin natin. Maglalagay tayo ng mga stitches dyan. Tulad ng sinabi ko, para wag gumalaw yung foam na naka palaman dyan sa loob ng between rubber at saka yung fabric. Nga pala mga kasawar, yung nakita ninyo na ginagawa namin ngayon na snare bag, isa lang yan sa mga design ko sa mga bag ng musical instrument. So ito, maglalagay tayo ng back strap sa upper portion ng back body ng bag. So, ang ginamit pala nating sinulid dyan is TK30. So, hindi po tayo gumagamit ng sinulid na TK50 kasi nalalagot yun. Ayan is TK30 para matibay. Hindi siya nalalagot ang sinulid. So, siniguro natin na yung bag natin ay hindi matatastas pag mabigat yung laman. Nga pala, yung mga nagtatanong sa akin kung ano yung makina na ginagamit ko,
So yung makina na yan is, ang tawag niyan dito sa amin is Walking Pot o DY. So maraming brand po yan. Merong Joki niyan, may Brother. May mga China made din na ganyang klaseng makina. So yung brand pala ng makina ko na yan is Highlight yung tatak niya. So, almost mga 6 years na ginagamit namin yung makina yan mula nung nag-start kami. Hindi pa nagkaroon ng ano yan, nagkaroon ng sira dahil napakatibay yan. Although, so mayroon ka mang papalitan yan, yung mga ngipin lang o kaya yung mga middle plate sa katagalan, so na sisira din. Pero yung mga pyesa niyan sa loob is okay yan, makina na yan. So ganun po, kapag nag-attach ng packet, mapapansin ninyo, talagang sinigurado natin na yung mga stitches niyan is magkatapat lahat para accurate yung pagkakabit natin ng packet na hindi siya tumabingi. Yan yung pangalawang tahi natin para yung packet is matibay po talaga. So ayan ang mga kasor, nakita nyo naman yung packet niya is naka-emboss talaga. So talagang matibay siya kasi lahat yan is may rubber. So mamaya, ayan o, tapat, nakatapat lahat yung mga stitches niya. So ayan ang back body natin, naka-attach na yung lining at saka may foam na yan na 15mm yung kapal. So ngayon, ang gagawin natin is mag-assemble tayo. Yan yung gasset. Yan. So, let's go. Ito na. Ito na. Inaabangan nyo yung pag-assemble namin. So mapapansin nyo, sa binder machine tayo nag-assemble. Mas komportable ako mag-assemble dito kasi naka-hanger yung bag. So, hindi katulad sa plat. Kasi yan is may mga foam na 15mm yung sa gasset, 15mm yung sa body. So, mahirap i-assemble sa plat yan is dahil makapal na, magpapanggaan na yan. So, gagalaw. Kaya ang ginamit namin na pang-assemble is itong binder machine ko para maayos at maganda yung pagka-assemble niya. So ngayon, babalutan na natin yan para makita ninyo yung finished product ng bag. Ang totoo niyan, napakasimple lang gawin yung bag na yan. Pero ang price niyan is hindi naman simple. Dahil ang halaga niyan is 4,500 yung bag na yan. Oh! Hindi katalo. Sulit yung pagkagawa dyan sa bag na yan. 1 hour later. So, ayan na po mga kasor. Ayan na po yung finished product natin. Sana, finish na. Yan, mapapansin ninyo yung weight ng bag is rubber. So, lahat po ng bag kasi namin dito is ang ginagamit namin talaga na pinaka bottom ng bag is rubber talaga. So ang kapal nun is 5mm plus may 15mm na foam plus may rubber na 2.5 plus tela plus lining. So napakakapal na po talaga nyan. So mapapansin po ninyo, wala pang laman yung bag na yan. O, nakatayo na siya. Dito to yan. Ayan po ang mga kasawar. Napakasimple lang ng design ng bag na yan. Maraming salamat po mga kasor. Ito na po yung talagang mga finished product natin. So yung drum pad, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ginawa. So ayan po, ating finished product. Yan po yung drum pad natin na ginawa. Kasi kapartner yan dyan. So yan po ay ready na para sa shipping.
Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at mag-ingat palagi. Bye-bye.